Yo! What's up sa inyo lahat dyan, guys? Salamat sa pagbisita sa aking channel. Ang video na to ay para sa mga taong gustong matutong mag-design, mga graphic design, sa t-shirt design. Step by step ko ituturo kung paano ko ginawa yung t-shirt na to. Yung paano kong ginawa yung logo. Napakadali lang. Sa mga taong gustong matutong mag-design, gustong mag-start ng business nila about sa t-shirt printing, pwede niyo rin tong gamitin yung mga techniques na to na ituturo ko sa inyo. Kung bago lang kayo sa channel na to, please click naman yung subscribe at saka bell button para ma-notify tayo sa mga bagong video natin. Sige guys, ituturo ko sa inyo lahat. Ngayon, punta tayo sa desktop. Ito na guys, ituturo ko na sa inyo kung paano yung process nitong paggawa nitong logo na to. Ang una, yan ang muna natin. Gagawa muna tayo ng isa pang artboard. Yan. Ito, ginawa ko kagabi pero yung pagising ko, nag-shutdown yung computer ko. Yun, nawala yung original. Kaya gagawa tayo ulit. Ito guys, pakita ko sa inyo kung paano to gawin. Unang-una, kailangan nyo ng Illustrator. Itong program na to. So, kailangan nyo na yan. Mag-download data kayo sa online, pwede. Maghanap kayo ng yung mga crack nito. Meron yan. At saka kung sinong gustong matuto mag-illustrator, comment lang kayo sa baba at saka magtanong at saka tuturo ko na sa iyo kung sa makakaya ko lang tuturo ko sa inyo kung paano gamitin tong program na to. Kasi ang Illustrator ito kasi yung kilala sa paggawa ng logo sa mga posters, kasi maganda yung ano niya, Victor yung ano niya, yung graphic niya, napaka sharp kahit gaano kalaki mo siya i-print. Mapiprint mo talaga siya na sharp yung edge niya, walang pixel. So para sa akin, yung paggawa ng mga logo, dito ko siya ginagawa sa Illustrator. Sa paggawa naman ng mga poster, gusto ko sa Photoshop kasi madali kang magagawa ng design, kasi madali mo lang siyang lagyan ng mga effects. Dito kasi ano lang siya, pang logo lang talaga siya. Saka hirap maglagay ng mga effects. Yeah, yan guys, ituturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng ganitong logo. Para kung meron din kayong gagawin na mga project, no, pwede nyo rin itong i-apply yung mga techniques na to. Okay, unang-una, gagawa muna tayo ng circle. Ito. Yun. Itong settings na to, yung mga tools dito sa gilid, may mga iba't ibang ano niyan kung saan mo gagamitin. Dito tayo sa ellipse. Dito tayo sa ellipse tool. Pag ilong press mo yan, maraming shape yan ang lalabas. Dito tayo sa bilog. Dyan. Pag gagawa kayo ng bilog, kailangan naka-press shift para perfect yung circle na lalabas sa artboard nyo. Yan. Yan, hindi nyo makita yung ano,
yung anong kulay, anong kuyan, ano lang, circle lang yung nakalagay dyan, di ba? Paglagay mo dyan, so makita mo na. Yung pag palit naman ng, pagpalit naman kulay dyan, dito kayo. Ito yung ginamit kong kulay. Dito ko rin, kinuha ko rin yan sa online na kulay. Dito lang gustuhan ko. Sa pagkuha pala ng kulay, guys, ganito lang siya. Press I lang. Ito, I. Eyedrop tools. Yung shortcut niya, I. Pag press mo ng I, automatic lalabas na yun. Siya. Siya ganitong. Tapos pag i-click mo siya, i-click mo muna dito sa, i-click mo muna dito sa ano mo. Yung gamitin mo to. Yan, selection tool. Gamitin mo pag click niyan. Tapos I. Pag click mo yan, parehas na yan ang kulay. Okay? Tapos, lagyan natin ng stroke. Dito tayo. Dito. Sa appearance. Dito ako kumuha ng ano. Sa appearance. Okay? Ito. Yan ang circle mo. Yan ang kulay. Tapos, lagyan natin ng stroke. Ito walang stroke, diba? May naka-go hit dyan na pula. Ang ibig sabihin yan, wala. Yan. Pag pindutin mo yan, may black. May mga kulay lalabas dyan dito. Tapos, lakihan lang natin. Ito yung sa taas. Ito, lakihan. Yan. Yan, may ano na siya. Pero gusto ko nasa ilalim yung stroke niya. I-drag niyo lang to diyan. Drag niyo pag makita niyo yung blue na yan, na line na yan, bitawan mo. Yan. Tapos lakihan natin ng konti. Lakihan para ang mag-adjust hindi kasama yung loob. Sa labas lang tingnan niyo, di ba? Yan. Parang okay na yan. Okay na, satisfied ako sa laki niya. Tapos mag-duplicate kayo ng circle na to. Ang i-press nyo lang ay Ctrl C tapos Ctrl V. Yan, dalawa na yun sila. Tingnan mo parang walang nangyayari, diba? Pero meron yan. Hindi yata. Ctrl C. Ctrl F pala. Ctrl F pala. Okay. Yan. Ctrl F. Yan. Pag Ctrl F mo, automatic magpipaste yan sa taas ng image mo. Yung sa ibabaw ng circle. Na parehong shape, pareho. Tapos, liitan mo lang ng konti. Pag-click mo dito, makikita mo yung sa corner. May square dyan. Tapos, may ibig sabihin na kung paliitin mo, hindi. Yung ganun. Press mo lang yung shift at alt. Alt shift lang. Alt shift magkasabay. Tapos, sabay ganito. Para perfect yung ano niya, yung naka-center siya. Pero pag hindi naman kayo alam gawin yon, pag ganito lang siya, hindi siya center, pwede niyo siyang i-select lahat. Ito, gamitin yung V, selection tool, V, tapos, yan, pag naka-select na yan, nandito sa taas, automatic lalabas yung yung ano niya, guide niya sa taas, yung alignment. Pindutin niyo to. Ito. Tapos, ito. Yan. Perfect. Kunting liit pa. Yan. Kagawa na tayo ng dalawang circle.
Tapos, ang gagawin ko naman sa sunod ay ito. Gagawa tayo ng text dyan sa bilog. Gagawa ulit kayo ng circle. Circle. Dyan. Ganito. Press ano nyo lang siya. Press shift. Yan, lagay nyo lang sa gitna. Yan. Kunin natin tong stroke. Yung stroke, dito yan nakalagay. Sa taas. Yun. Wala na yung laman. Baguhin natin yung kulay para makita natin. Okay, red. Tapos ngayon, center natin. Center ulit. Select lahat. Ito at saka ito. Yan, perfect na yan. Tapos paglagay ng text, dito tayo sa type tool. Kung shortcut, T lang yung ipipress nyo. T. Tingnan nyo, may lalabas na T. Yan. Tapos ngayon, dito tayo sa bilog. Tingnan nyo guys, yung naka-select kayo ng tool na T. Pag gaganan nyo yung meron niyang ano sa cursor niyo sa mouse, ganyan may T tapos E. Ano lang natin dito sa bilog, sa taas. Kailangan pag lalabas niya ganyan, tingnan niyo guys, pag lalabas niya ganyan, i-press niyo yung Alt, tingnan niyo, yung Alt may pinagkaiba. Tapos sabay click. Left click sa mouse. Yan. Pag lalabas na yan, okay. I-caps lock nyo yung keyboard nyo para capital letter lahat. Sige, type na natin. Born to skate. Yan. Ito yung adjust dito sa taas sa paglaki ng yung pag-adjust ng text. Saka nakikita nyo dyan guys, nasa ibabaw siya ng bilog, diba? Nasa ibabaw siya ng bilog. Dito tayo sa type. Sa type, tapos dito sa type on path option. Lalabas na yan, i-select nyo lang tong center. Center, boom. Okay. Palitan natin tong yung font na impact. Gusto ko tong impact kasi bold siya. Bold tsaka ganda gamitin sa mga design. Lalo na sa para mga poster, sa mga header. Ganda siya gamitin. Yan guys. Tingnan nyo. Nakalimutan nga kung pala mag turo sa inyo kung paano mag tracking. Ang tawag nito, tracking kasi ito eh. Pwede nyo siya gawin dito, i-adjust nyo lang siya kung gaano kalayo yung ano, yung distance ng distance ng mga letter. Pwede nyo lang siya select mo lang to, tapos arrow ka lang, right arrow. Yan, pag right arrow mo siya, Alt tapos right arrow, ganyan. Automatic na yan. Okay.
Plate natin konti kasi masyadong malaki. And rotate. Tapos gawin natin ulit yung ito. Control C, Control F. Yan, dalawa na yan. Tingnan nyo. Control C, Control F, dalawa na yan. Ang tatype natin dito ay yan. Pag naka-duplicate na kayo, yan, i-rotate mo ng dito sa harap niya. Tapos may ano yan eh. Yan. Rotate yan. Tapos may go hit yan. Ito, nakita niyo yung go hit na yan. Pwede niyo yan siya i yan. Hold niyo lang yung mouse. Edit nyo lang siya. Edit skateboard legend space 2019. Yan guys, ito na. Boom. Okay na. Kagawa na tayo ng ano? Nakagawa na tayo ng text. Dito naman tayo sa yung nag-skate dyan, skate. Yung taong nag-skate. Download lang kayo doon dito sa Google. Download lang kayo sa Google, makikita nyo dyan mga lahat. O yan, ito nakikita ko, skateboard. Tapos may nakita ko mga graphic na ganyan. Yan, dinownload ko yan. Tapos, punta kayo dito. Ayan. Sana. Okay, pwede nito gamitin. Right click lang, tapos copy. Copy image. Control V. Dito sa Illustrator. Yan. Gagawin nyo, iti-trace nyo yan. Pindutin nyo lang tong image trace. Yan. Tapos expand. Expand. Tapos gamitin yung direct selection tool, which is A. Yung shortcut niya. Click nyo lang dito sa white na to. Yan. Gusto nyo delete, delete. Press delete. Okay. Ito na. Baguhin natin yung kulay ng ano to. Mag-skate. Napakadali lang gawin to. Right click mo lang siya. Ungroup. Select, tapos press I. Yan. Select ito. Press I. Yan, yung mga puti yung si-select nyo guys. Press ng kulay. Pwede nyo rin na ito itong gamitin. Magic Wand Tool para ma-select lahat yung puti. Tapos press yung I, tapos press kung gusto nyo yung parehas ng kulay dito, press nyo lang siya. Yan, okay na. Boom. Tapos select group ulit para pag hindi nyo kasi yan i-group guys, pag ma-select nyo yan dito, tingnan nyo. Okay, magkaiwala sila, diba? Pag select nyo na lahat, Ctrl J, chik. Tingnan nyo. Group na yan, isang image na yan lahat. Lita ng konti, tapos dyan nyo lang ilagay. Yan. Adjust lang hanggang maging satisfy kayo sa
Yan. Rotate ng konti. Tapos, okay. Boom. Parehas yung dating, di ba? Ngayon, guys, meron niyang mga texture na mga black dyan. Mga black. Lagyan na natin. Yan, na-download ka rin yan sa online din. Dito sa files ko. May nakalagay dyan. Texture. Download nyo lang yan sa Google. Madali lang yung hanap. Tapos, yan. Pangit pala itong. Pangit yung texture na yan. Dito tayo, picture texture. Yan. Ito yung ginamit ko dito. Select lang ako nito. Tapos, drag nyo lang dito. Okay. Lakihan nyo yun ng konti. Change yung kulay. Oops. Naka-compound path ata siya. Release compound path. Well, dito. Dito muna natin i-release para masig. Release compound path. Tapos, paguhin natin yung kulay. Black. I-group natin. Which is Ctrl G. Hindi, Ctrl J. Yan. Ah, ito. Mas okay pa pala din. Okay din pala to siya sa una kong ginawa. Tapos may mga black dyan sa labas. I-delete na lang natin yan. Ito yun. Yan. Delete. Erase to. Yan. Oops. Huwag nyo lang ano. Yan lang yung yung mga sumobra lang yung i-delete nyo hanggang okay na siya. Yan. Yan. Hanggang maging happy na kayo. Yan. Ito, mas nagustuhan ko tong bagong ano. Ginawa ko yung texture niya kaysa dito. Yung una kong ginawa. Tapos, idadrag nyo lang siya doon sa Photoshop. Kung gusto nyo makita yung kinalabasan ng t-shirt, lagay nyo lang sa t-shirt. Dito, ito na siya. Guys, yan. Kita nyo yung hanap lang kayo ng t-shirt sa Google. Tapos, lagay nyo lang yung logo. Kita nyo yung kinalabasan ng t-shirt nyo. O sige guys, salamat sa pagpanonood. At kung mayroon kayong mga katanungan, i-comment nyo lang yun sa baba. At saka huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe. At saka click na rin yung bell button dyan para manotify tayo sa mga bagong tutorial natin. Sige guys, salamat. Peace.